Good morning, good morning, good morning, good morning, mga chismakers out there. Mega, mega, mega love shout out to you all, guys. Kanina pa ako dito nakatambay. As usual, dito ako nakatambay every morning. Ayan, oh. Kanina pa po ako 1 hour dito. Kaso, doong banda, meron kasing nag-practice sa kanilang Christmas party. So, ngayon natapos pa lang sila kasi bawal yung ano dito, yung ano sa aking video, yung audio, yung kanta nila. Kaya ano, pinaano ko muna sila, at least tumigil sila. At tagal ko naghintay, oh my god, siguro 30 minutes. Pero ang ganda nilang tingnan kasi ano sila, nagpa-practice sila for their Christmas party, di ba? Sana all na lang ako kasi wala ako ngayon Christmas party for this year kasi nga hindi ako nakasama sa Christmas party namin sa Barangay Bel Air kasi nga wala akong booster. Kinailangan po ng booster. Ikikwento ko po sa baba sa inyo yun. Bakit kailangan ko ng booster? Kailangan po kasi ng booster doon. Wala akong booster. Ayoko na mag-booster kasi noong ako is grabing sakit ko. Kaya baka pag nagpa-booster pa ako, hindi na ako mabubuhay. Wala nang chismakers nyo. Kaya ayun na lang. Ang laki-laki ng eyebrow ko. Ang sagwa, di ba? Nag-edit na ako ng mukha ko niya na ini-edit ko po yung aking mga video, yung mga picture ko. Kasi kung makikita niyo yung totoo kong kalog na kalog yun, no? So ngayon, ang ating topic for today is natapos na po tayo sa say sorry, di ba? So guys, wala akong kape ngayon kasi ayoko muna magkape kasi ako ay nangangasim na naman ng sikmura ko kaya huwag muna tayo magkape. Na as you, napapansin nyo po lagi sa aking vlog is laging mukha ko nakikita nyo at napakalapit ng camera kasi po unang-una wala pa akong mega mic, yung mic na ganon yung binibili, wala pa akong pambili kaya kung may ganon ako inilalagay nila dito. Yung nilalagay dito na mga sikat na vlogger, di ba? Ano, may ganun sila kaya malayo. Pag malayo kasi yung ano, hindi naririnig yung akin sa talk. Di ba kaya nga talk, simple talk with me. Simple talk with DJ Malagot Chismakers. Tapos hindi niya maririnig, di ba? Kaya, pagpasensya nyo na kung mukha ko yung nakikita nyo. So, maano na kayo sa mukha ko. So, ngayon, ang ating topic for today is last. Ano muna, magre-recap muna tayo. Yung last topic na inano ko is about say sorry, diba? Kung kailan, at kung saan, at kung kailan handa ka nang magbigay ng sorry, kung kailan tayo dapat maghingi ng sorry, diba? Alam nyo na rin yung ibig sabihin ng sorry. Sorry for, as for sincerity. O for obey obedience. And R is for reflect, retried, reflection, whatever. And R for retry ba yan? Nakalimutan ko. Tapos yung Y is you. Wait a minute, kaping mainit. So, by the commentator, itong topic na to is by popular demand. Popular demand talaga. Oh. Popular demand po siya. Kasi meron po nag-request sa akin na ito ko naman po ngayon is how to forgive pagpapatawad whatever. Forgiveness naman po ngayon yung ating tatapik kasi meron pong public demand. Public demand. Meron pong mga tao na, mga netizen, mga chismakers na nagano po sa akin na, topic ko naman daw ngayon is forgiveness kasi tapos na tayo sa sorry. So, forgiveness naman ngayon ang init-init. Walang hangin dito sa park. So,
As usual, nagsuklay po ako ngayon. Maganda po yung buhok ko ngayon. At hindi ko hawak yung salamin ko ngayon kasi masakit yung mata ko. Wait a minute. Wala naman tayong babasahin ngayon kaya hindi tayo magsasalamin. So ngayon, yung forgiveness. Kailan ba dapat mag-forgive? Dapat ba yung forgiveness pa ibigay mo agad-agad sa tao? On the spot ba yung forgiveness na yan? So, dapat ba mag-forgive ka na ba agad? Dapat ba yung forgiveness ba na yan? Yung pagpapatawad ba na yan? Ay, napapressure ka lang ba magbigay ng patawad? Dahil sa mga taong nakapaligid sa'yo na sabi na dapat mag-forgive ka na. Kasi, di ba na linyahan yan, linyahan, di ba nila yung si God nga nagpo-forgive, si God nga nagpo-forgive, nagpapatawad sa lahat ng kasalanan natin. Tayo pa kaya ang tao, quote and quote. Take note po, pag naririnig ko yun, parang minsan na-embear na ako. Minsan, parang nakakainis, di ba? Kasi bakit ka sasabihan na gano'n na hindi ka pa handang mag-forgive? Tapos, take note, huwag mong iano si God, kasi si God is a God, God of the Godness. Kaya niyang ibahin lahat ng pakiramdam niya sa atin. Kaya niyang ibigay sa atin lahat kasi God siya. Di ba? Kaya malawak yung pag-ano niya. Huwag mong i-compare si God. Oo, tao tayo, nagkakasala at nasasaktan. So sana dun tayo sa term na nasasaktan. Respect mo rin yung tao kung kailan niya ibibigay yung forgiveness. Kung kailan niya gustong ibigay yung yung pagpapatawad, huwag mong i-pressure at take note, huwag kayong magsasabi sa tao na, dapat forgive mo na yun, ganyan na arti-arti mo. No. Yung forgiveness, yung pananakit mo sa isang tao, is nag-healed yan. Unti-unti, parang sugat yan na nag-healed. Di ba pag nasugat ka ngayon, hindi naman agad-agad bukas magaling na siya. At lalong-lalo kung napakalalim ang sugat na yon. May mga sugat din na kala mo sa labas is wala lang, pero sa loob-loob is napakalalim niya. Nung sakit na dinulot mo sa kanya, hindi lang niya pinapakita, pero deep inside sa kanya masakit. Okay? Kaya huwag niyong ihingin agad yung forgiveness, na parang ang hirap niya. Ka-question niyo agad yung tao na bakit hindi ka nagbibigay ng forgiveness. Parang ano ka naman, ganun-ganun. No, forgive na for the peace. No! Huwag kang magpo-forgive para sa peace. Huwag kang magpo-forgive sa tao kung hindi ka handa. Kasi hindi rin magiging peaceful yon kung talagang pilit lang yun sa sarili mo, di ba? So try to analyze lahat. Try mo lang sa sarili mo na unti-unti. Hindi mo naman namamalayan. Huwag mong i-pressure yung sarili mo kung kailangan mo magpatawad ngayon. Hindi siya required na magpatawad ka ngayon, agad-agad. It's your decision kung anong nararamdaman mo, kung kailan ka magpo-forgive. Kailan mo siya pagtatawarin, kung gaano man ito kaliit, kalaki, hindi yun nasusukat sa liit o laki ng kasalanan. Nasusukat yun kung gaano kasakit yung ginawa niya yun. Maliit man o malaking kasalanan, kung iyon yung masakit pa rin sa'yo at hindi mo pa kayang mag-forgive, take your time. Ano yung sarili mo na wag ka masyadong ma-pressure niya, kailangan ko na siyang patawarin. No! Bigyan mo yung sarili mo ng time, limitation siguro. Tsaka sa mga nagsasabi dyan na tigil-tigilan nyo na ang pagko-compare kung yung iba ay nagpatawad ng mabilis at yung iba ay napakatagal. Kasi bakit? Iba-iba yung cycle ng damdamin ng tao. Hindi mo kailangan i-compare si Juan kay Pedro. I-compare si Maria kay Marites. Diba? Kaya, so guys, yung pagpapatawad is for your choice. Choice na ng life, choice na ng puso mo, kung nasa iyo, tama na yung pag-forgive mo, kung nasa iyo nararamdaman mo na, kung nakita mo na yung effort niya, na talagang sincere siya nagsisi, kung talagang, niya sa sarili niya talaga may pagsisi at may kawang gawa na kailangan niyang baguhin, nag-effort siya sa'yo. Kung nakikita mo naman lahat yun na sinseridad siya, so, nasa iyo na lang din yon. Hindi pwedeng sabihin kung kailan, kung saan, at kung paano, at pressured ka mag-forgive sa tao. Kasi kailangan nasa puso mo yon, decision mo yon, kung anong gusto mo. So, yung forgiveness is napakalawak niya. Hindi gaano mang kaliit kalaki yung kasalanan na nagawa, kung hindi mo pa kaya magpatawad, huwag i-pressure ang sarili. Okay, huwag kang magpa-pressure sa sarili mo. Kailangan mo lang
namdamin lahat yan. So, yun lang po ang simple talk ko na huwag ma-pressure, mag-forgive, magpatawad. So, take time. Sa mga nagkasala naman ang hingi ng forgiveness, huwag naman kayong atat na kailangan i-forgive ka. At saka, pwede pa. Eto ah, lesson learned. Kung kayo nakasakit sa isang tao, huwag naman ninyong itong ikwento, sisiraan sa iba. Kasi kahit at kahit gaano man yan kasakit ang mga nagawa niya o nagawa mo sa kanya, kasi at the end of the day, magkakabati kayo, nasiraan mo siya sa iba, at ano pa'y mukhang hiyaharap mo. Kung lahat kayo, meron kayong hindi pagkakunawaan sa boyfriend man, kung saan-saan man, sip your mouth. Hayaan nyo maging private muna yan. Kung pwede mag-usap pa yung mga kaibigan nyo about that. Pero, ano, pwede wag mong sisiraan yung tao, okay? Isipin mo yung mga pinagdaanan nyo, pinagsamahan nyo. Yun lang po. I am Malaguchi Smokers TV. Wala akong mga challenge ngayon sa aking mga subscriber. Kung ano pa mga gusto nyo talk about it, kahit na simple talk lang, nakakatulong sana ako. So, comment below lang kung ano pang gusto nyo pag-usapan natin. Basta tandaan, ang forgiveness, hindi yan agad-agad. Hindi yan hinihingi agad-agad. Pinaghihirapan yan, yung pagpapatawad. Yung pinaghihirapan nila yan, nag-effort sila dapat. At nararamdaman mo sana sa sarili mo din kung magpapatawad ka na o hindi. Kung hindi pa, hayaan mo muna ang time to heal. At saka yung sarili mo kung kailan ka ready, okay? Huwag pressurein ang sarili. Yun lang po. I am Malaguchi Smokers TV at your service. Merry Merry Christmas to all of you. Advance Happy New Year. Sana maganda ang pagdating ng mga Pasko at mga bagong taon sa ating lahat. Maging joyful. Kung ano man ang mga problema pinagdadaanan natin, just stay positive and focus to our life. Huwag ang business ng iba at huwag ang buhay ng iba ang pakialaman para maging masaya, okay? Be contented and more money to come. I love you all and thank you so much sa lahat ng mga subscribers ko. Patuloy na nagsusubscribes at nandiyan palagi sa aking prime time premiere. At siyempre, hindi ko na kayo isa-isahin. I love you all and sa lahat-lahat, kung visit my YouTube account, YouTube channel, for more talk about, at saka more fun, more ano, yung aking mga vlog is more fun. So, yeah, good vibes. I love you all. I am Malaguchi Smokers TV at your service. Bye-bye. Blah, blah, blah. Have a nice day.